Hindi gaano malinaw para sa akin ang mga sumunod na nangyari. Hilong-hilo na kasi ako noon at para na akong maduduling. Kung meron man akong naaalala, pero putol-putol naman. Ngunit malabo man ang lahat. Malinaw naman sa akin ang kahalayang ginawa sa akin ang mga kalalakiang hindi ko na matandaan ang mga itsura. Pinagsamantalahan nila ako. Hindi lang isa, dalawa, tatlo. Hindi ko na mabilang. Awang-awa ako sa sarili ko. Pakiramdam ko ang dumi-dumi na ng pagkatao ko. Iyak lang ako ng iyak. Habang hindi ko na maintindihan ang sitwasyon. Sa mga oras na yun, para na rin akong namatay. Na sana, namatay na lang talaga ako. Sa sobrang pagod at sakit ng katawan, ay nakatulugan ko nang wala man lang kahit na anong saplot sa katawan. Iyak lang ako ng iyak nang magising ako, niyakap ang puting kumot. Kahit nahirap maglakad dahil sa pananakit ng katawan, ay sinikap ko pa rin ang tumayo at magbihis. Binaboy nila ang buong pagkatao ko. Pero naisip kong kailangan kong lumaban. Kailangan pagbayaran ng mga hayop na yan ang ginawa nila sa akin. Todo pa rin alaga si Rian sa kanyang nobya. Pinagluluto niya rin ito minsan kahit na nagsasalita na ito. Pero napapansin niya pa rin may kakaiba sa ikinikilos nito at hindi pa rin bumabalik ang dati nitong sigla. Kaya naman hindi niya pa rin ito magawang iwan dahil sa labis-labis na kanyang pag-aalala. Ay tinawagan niya si Mami at ikinuwento rito ang mga nangyari. Salamat Rian ha. Ikaw na muna bahala sa alaga kong yan. Opo Mami. Love, sinong kausap mo? Si Mami. Nakamusta ka lang niya sa akin. Hindi mo daw kasi sinasagot mga tawag niya. Nag-aalala lang siya sa'yo. Ano sabi mo? Sabi ko, okay ka naman. Love, okay ka lang ba talaga? Kung gusto mo pumunta tayo sa doktor, magpapatingin tayo. Mukha ba akong may sakit? Sambit nito. Tiningnan naman niya ang kabuuan nito at halos manlumo si Rian sa kanyang nakikita. Sobrang laki ng ipinagbago nito. Mukhang stress na stress ang itsura nito at halata ang pangangayat. See? Okay lang ako, Rian. Kulang lang to sa pahinga. Pero love, iba ang nakikita ko sa mga sinasabi mo. Please, maniwala ka sa akin. Kailangan mo ng doktor. Wala akong sakit! Pag sinabi kong wala, wala! Sigaw nito habang mahigpit na nakahawak sa kanyang mga braso. I'm sorry, love. What if magpahinga ka na rin muna? Kaya ako na sarili ko. Kailangan ka rin ng mama mo. Mahina nitong wika habang unti-unting bumibitaw sa pagkakahawak sa kanya. Nag-iwan naman ng marka ang kamay nito sa kanyang braso. Sigurado ka ba na okay ka lang dito? Nag-iwan pala ako ng makakain mo for dinner para hindi ka na umorder. Salamat, Tablab. Mag-iingat ka. Hinalikan niya muna ito sa pisngi bago tuluyang lumabas ng bahay. Pero habang nagda-drive, hindi pa rin maalis sa isip ni Rian ang kalagayan ng kanyang nobya. Labag sa kanyang kalooban ang pag-iwan dito at tila may kung anong persang humihila sa kanya upang bumalik ng kondo.
Paglabas na paglabas ni Rian ay dumiretso si Liza sa kusina upang uminom sana ng tubig. Ngunit, napatulala naman ito habang hawak ang baso ng tubig na para bang may kung ano siyang nababasa doon. Ilang sandali pa ay ininom niya na rin ito sa wakas. Inilapag niya ito sa may lababo malapit sa kung saan nakalagay ang mga kutsilyo. Napatuo naman ulit ang paningin niya rito. Ang muling umagaw sa kanyang atensyon dahil sa patak ng tubig na kanyang naririnig. Naiwan palang hindi gaano nasarado ni Rian ang gripo ng bathtub. Ngunit imbis na patayin, ay mas lalo niya lang itong binuksan hanggang sa mapuno ito. Agad naman siyang sumulong sa tubig at ibinaba doon ang katawan. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata habang inaalala ang kahayupang pinagdaanan niya hanggang sa tuluyan ng nalublob sa tubig ang kanyang mukha. Liza? Liza! Halos mangatog ang tuhod ni Rian habang hinahanap ang kanyang nobya sa lahat ng sulok ng kondo. Oh, Lablab, ba't ka bumalik? Wika ni Liza habang nagpapatuyo ng kanyang buhok gamit ang maliit na towel. Agad namang napayakap si Rian rito at habang umiiyak. Lablab, bakit ka umiiyak? Anitong takang-taka. Akala ko ano na nangyari sa'yo. Akala ko may gagawin kang hindi maganda. Nag-aalala ko sa'yo na sobrang Lablab eh. Naku ba? Bakit mo naman naisip yun? Alam ko, kahit hindi mo sabihin, ramdam ko may problema ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Mabilis namang umiwas ng tingin si Liza at bumuga ng hangin. Huwag mo na ako problemahin, Lablab. Ayos lang ako. Pero Lablab, pwede bang ipangako mo sa akin? Ano man ang mangyari, huwag na huwag kang gagawa ng masama, okay? Ay magpakamatay? Hindi ah. Sabi mo yan ah. Masyado ka lang paranoid, Lablab. Ano, uwi ka ba o hindi? Ayoko munang umuwi. Gusto kitang samahan dito. Lablab, kung inaakala mo nababaliw na ako at magpapakamatay, hindi ko gagawin yun. Pero please, let me stay. Okay, Lablab. Halika dito, payakap ako. Agad namang yumakap si Rian habang si Liza naman ay lihim na napapaluha. Sunod-sunod ang mga yapak sa hagdanan. Kanya-kanyang pumasok ang mga kalalakihan sa kwarto. Hinawakan ng kanyang kamay, paa, habang sinasakal naman ng isang lalaki ang leeg niya. Nakatawa ito na parabang asong ulol at tumutulo ang laway. Nagtatawanan ang mga kalalakihan habang nasasaktan siya at pinagpapasapasahan. Iyak lang siya ng iyak. Sinubukan niyang tumakas pero agad naman siyang nahahawakan ng mga taong masasama. Lingon dito, lingon doon. Sinikap niyang magising sa isang napakamasamang panaginip. Lablab, okay ka lang ba?
Nanaginip ka. Hindi niya namamalayang umiiyak na pala siya dahil sa takot. Lablab, panaginip lang yun. Tahan na. Nandito lang ako. Shhh, tahan na. Tura naman ni Rian habang hindi magkandamayaw na patahanin ito.